우리는 앙디오스 낭랑이 삼바 흔안아위탄 보살 복산 Malinis na pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya buo niyang mga hukbo. Purihin ang lahat ng tao ang pangalan ng Panginoon, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon.
Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng Kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa Kanyang bayan. Sa makatwidbaga sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa Kanyang sanctuary. Purihin natin Siya sa langit ng Kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa Kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa Kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin na pong patuloy na pailanglangan ang Panginoong Hesukristo ng bunga ng ating mga labi na pumupuri, sumasamba, lumuluwalhati sa Kanyang banal at malinis na pangalan. Una po nating awitin ang bilang 15 sa atin pong mga imnaryo. Ngayon hanaping masika araw ng pagliligtas kay Jesus na yu'y tumawag, lumapit na may gala. Si Jesus hanapin, si Jesus ngayon din, ngayon siya'y hanapin. Si Jesus hanapin, si Jesus ngayon din ang kaligtasan natin. Buhay natin ay marupo, singawi ka ni Jesus. Kaya't ngayon ay pasakop sa Kanyang mga utos. Si Jesus ay hanapin, si Jesus ngayon din, ngayon siya'y hanapin. Ngayon din ang kaligtasan natin. Ang bukas ay mapanganib sa buhay na tangkilik. Kaligtasan ninanais ngayon'y hanapin pili. Si Jesus ay hanapin, si Jesus ngayon din, ngayon siya'y hanapin.
dumaratal sa kanyang kawakasan. Iglesia ng Diyos na mahal, ngayon aking pasukan. Si Jesus hanapin, si Jesus ngayon din, ngayon siya'y hanapin. Si Jesus ngayon din, si hanapin ang kaligtasan natin. Patuloy po nating pailanglangan ng bunga ng ating mga labi ang ating Panginoong Hesukristo, numero 19 sa ating pong mga imnaryo. Ingatan ko ang utos ni Jesus na sumako, buhay ko'y kanyang tinubos, sa kanya'y ingatan ko ang utos, ko ang utos ni Jesus na sumako, na sumako hanggang ako, hanggang ako ay mapuspos, ay mapuspos ng biyayang pag-irong. Ihahandog ko ang buhay, buong lakas at yaman, pagkat siya ay namatay, sala ko ang dahilan. Iingatan ko ang utos, ko ang utos ni Jesus na sumako, sumako hanggang ako, hanggang ako ay mapuspos, ay mapuspos ng biyay at pag-irong. Sala ko'y kanyang pinawi, puso kong nalulami, siyang sa akin nagtangi, sa buhay ko'y nakari. Hanggang ako, hanggang ako ay mapuspos, ay mapuspos ng biyaya at pag-ibig.
Spirit. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Huling awit, mga kapatid, 82 sa ating imno, ika-apat at ika-limang estropa po lamang ang atin pong huling awitin. Sa aking paligid na mamasdan ang mga balakid sa buhay kaya Jesus ako'y huwag bayang nang dahil sa sala'y namatay ilingap sa akin ang iyong awa, Jesus na luhang mapagpala, upang sapitan akong aba, magkamis na paglaya. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ikaw po ang Diyos na tunay, pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal na sakbibika sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong kalooban, dakila ka po sa iyong pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos, napakabanayad mo, Ama, sa iyong mga kagalitan. Panginoon, na ikaw ang lumalang ng langit at ng lupa at ng lahat po ng mga bagay, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos. Ikaw po ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel, naawa, nahabag ka rin po. Tinawag mo ang aming mga minamahal na ama at ina. Inilagay mo po sila sa iyong banal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pinagtapatan ka rin po nila at pinaglingkuran hanggang kani-kaninang mga kamatayan. Ama, sa banal sakdal, napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusumpungan mo po muli kaming lahat. Una na nga po dito sa iyong munti na bahay dalanginan sa Los Angeles, California, sa bahay ng aming mga kaibigang araw-araw, pinararami mo po sa bilang at sa lahat po ng iyong mga tunay na mananamba sa espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Itinitiklo po namin ang aming mga tuhod sa pangalan mong Kristo Jesus. Ama, tanggapin mo pong muli ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Pagkatapos po, pailanglangan ka namin ang bunga ng aming mga labi. Bagaman hindi marilag sa iyong pandinig ang aming mga tinig, nagmula po sa kaibuturan ng aming mga puso, sinampalatayanan po naming tinanggap mo na katulad sa isang napakamasarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Ama, maraming maraming salamat sa iyo. Napakamapayapa ng isang linggong mga araw na pinalipas mo pong muli sa buhay naming mga mag-aanak
mga magkakapatid at mga magkakaibigan sa iyong banal na iglesia. Panginoon naming Diyos, salamat po. Wala ka pong binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Salamat po, patuloy mong binubuksan sa amin ang mga magagandang pintuan ng mga kapalaran. Patuloy mo po kaming pinakakain, dinaramtan. Pinalalakas mo at pinagagaling mo ang aming mga lupang pangangatawan. Maraming maraming salamat sa iyo, Amang Banal. Higit sa lahat, patuloy mong dinaragdagan, pinatitibay ang amin pong mga pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Jesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyo pong kagalang-galang, ang malinis mong pangalang Kristo Jesus, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Amang Banal, kung kami po nangakagawa, nangakapagsalita, nangakapagsapuso't isipan ng mga bagay na tiwali sa iyong mga banal na kalooban sa langit, kung kami po'y nagkulang at nangagkasala laban sa iyo, sa pitong araw na kami po ay iyong nilipos ng buhay, kagaling at kalakasan, ituring mo na lamang po, Amang Banal, na mga kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan, sanhi po ng aming pagiging mga hamak na mga alabok ng putik po lamang sa araw po ng linggong ito. Huwag mo sanang gawing dahilan ang lahat ng aming mga kasalanan at kapintasan upang kami po ay hindi mo pakainin, painumin ng iyong mga banal na mga salita at mga palatuntunan na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Ama naming Diyos, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mga nagawang mga kasalanan. Panginoon naming Jesus, sa umagang ito, kasangkapanin mo po sanang muli ang iyong hamak na alipin. Gamitin mo sanang muli ang kanyang bibig. Linisin mo po ang kanyang puso. Banalin mo po ang iyong mga, ang kanyang mga kalooban. At tulungan mo sanang wala siyang maipangaral at maituro sa mga tupa mong nangangalat sa buong sanglibutan, kung hindi ang iyong mga dalisay na mga kalooban lamang sa langit, kung ano ang iyong nais sa langit, Amang Banal. Ito po ang aming mapakinggan, at kung ito po ay aming marinig, tulungan mo sanang kami magkaroon ng mga pusong laman na may kababaan ng kalooban. Matanggap namin, Amang Banal, na ikaw nga po ang aming Panginoong Jesucristo, na hanggang sa huling kapanahon ang ito'y umuugit ng aming mga kaluluwa, nag-iingat ng aming mga pananampalataya, hanggang kami po ay makarating doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, kami po'y sumasampalataya na habang kami po ay nangakikinig, babanalin mo po at lilinisin ang aming mga kaluluwa at mga kalooban, at tutulungan mo po sana kaming magkaroon pa ng iba yung mga araw na lipos ng kagalingan at mga kalakasan, hindi po para gugulin sa kalikuan at kalayawan, kung hindi amin pong lubos na maipaglingkod sa iyo, sapagkat nalalaman namin ang paglilingkod sa iyo ng walang kapaimbabawan, ang paglilingkod ng aming buong puso, buong isip, buong lakas at buong buhay sa iyong marangal na pangalang Kristo Jesus. Ito po ang tunay na dahilan kung bakit po kaming lahat ay nilalang mo sa ibabaw nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Ama naming Diyos, kami nananalig na habang kami nagsisipakinig, hihipuin mo po ang aming mga puso. Hihipuin mo po, Panginoon, ang aming mga kaluluwa. Tutulungan mo po sanang kami po ay magkaroon ng ibayo pang kagalingan at kalakasan, maging ng aming mga lupang pangangatawan. Una na nga po ang patuloy ng sa amin ay tumatanda, katulad po ng iyong hamak na alipin, gayon din ang aking kabyak, si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Mercedita at Mirna, at kapatid na Expectacion Valencia. Lalong-lalo na nga po si kapatid na Belen Dandan,
na sa araw at oras na ito'y naroon po sa bahay pagamutan sa malayong dako ng Binyang, Laguna. Aman Diyos, hipuin mo po sana siya, palakasin at pagalingin at dagdagan pa siya ng maraming mga araw na magugugol din niya sa paglilingkod sa iyo dito po sa ibabaw ng sanglibutan. Dumadalangin kami sa iyo at humihingi ng kahabagan, kaawaan at dagdagan mo pa sana kami ng maraming kagaling at kalakasan. At sa mga huling araw na ito, Aman Diyos, ingatan mo rin sana ang lahat ng aming mga kaibigang nakikinig ng iyong mga banal na salita at palatuntunan. Pagpapalain mo rin ang lahat ng amin-aming mga sariling mga kabyak ng puso, ang amin-aming mga anak, amin-aming mga manhugang mga apo, kasang bahay at mga kamag-anakan sa laman. At tutulungan mo rin po sanang magkaroon ng kapayapaan ang amin-aming mga sariling tirahan, ang amin-aming mga mumunting ari-ari ang ipinauutang mo pa sa amin. Iwawalay mo rin po sana, Ama, sa mga sunog, sa mga lindol, malalakas na ulan, mga baha at mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, at sa napakaraming mga tao na naglipana dito po sa sanglibutan. Ama naming Diyos, kami lubos na umaasa, kami lubos na nananampalataya, na pagkatapos na kami po ay iyong turuan, kami po ay iyong aralan sa umagang ito, ipapataw mo rin po sa aming lahat ang iyong banal na basbas, ang iyong banal na bendisyon, sa tanging pangalan mo pong Kristo Jesus magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Ihanda na po natin ang ating mga kaluluwa, ang ating mga pakikinig. At sa lahat ng ating mga dampang tahanan, tawagin na po natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kabyak, mga anak, mga manugang, mga apo. At kung may mga kaibigan na po tayo sa araw at sa oras na ito, huwag po muna natin silang palabasin ng tahanan, anyayahan po natin silang makinig muna ng mga banal na aralin na inihanda ng Diyos. Huwag po natin ikakahiya ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo kapag ito po ay ating ginawa sa araw ng kanyang ikalawang pagparito. Ikakahiya niya tayo sa harapan ng kanyang mga anghel. Kunin na rin po natin ang ating mga banal na kasulatan. Atin pong buksan sa pinakapaksa na isinaayos sa paniwalaan ninyo at sa hindi. Ang Panginoong Jesucristo ang nagsaayos po nito sa kanyang kaharian sa langit. Ang Panginoon po ay hindi namamatay. Mateo 28:20, ang wika ng Panginoon bago siya pumanik sa langit sa kanyang mga alagad sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Naririto ako ay isa sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Lahat po ng ginagawa namin dito sa iglesia ng Diyos, lalo na nga po ang mga aralin na ating napapakinggan, tanggapin ninyo o ayaw ninyong tanggapin, ang Panginoong Jesucristo ang gumagawa nito. Sa linggo pong ito, buksan ninyo ang inyong mga aklat sa aklat ng mga Pilipos, Kapitulo 2 at Versikulo 10. Isang talata na malimit ninyong mapakinggan sa amin, datapot hanggang ngayon, ikinalulungkot ng Panginoong Diyos sa langit na hindi niya nakikita na ginagawa ng lahat ng mga tao. Alin po baga ito? Pabayaan po ninyong basahin ko muna sa Bibliang King James Version na pinanggalingan ng ating Bibliang Tagalog na hinalaw noong 1905 ng mga Amerikano isinalin sa Tagalog. Sa English, "So that at the name of Jesus, everyone in heaven, on earth, and in the world below will kneel." Sa Bibliang Tagalog po, upang sa pangalan ni Jesus, iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit, ng nangasa
ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa. Napaka liwanag po. Napakadali namang unawain, lalo na nga sa ating mga Pilipino. Upang sa pangalan ni Jesus, makinig tayo mga kaibigan, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit. Ano ba ang mga bagay na nangasa langit? Dalawang uri ang langit, mga kapatid. Merong materyang langit, yung infinity na tinatawag. Nariyan ang buwan, nariyan ang araw, nariyan ang mga bituin, nandiyan ang ulap, nariyan. Ang lahat ng nakikita sa kaitaasan, langit. Walang katapusan, infinity. Datapwat ang espiritual na pagtuturo sa atin sa umagang ito, langit ang wika ng Panginoong Diyos. Nang isipin ni Propeta David na ipagtayo siya ng bahay, ang wika ng Diyos kay David, David, anong uri ng bahay ang igagawa mo sa akin? Ang aking luklukan, ang upuan ng Diyos, ang langit, ang tuntungan ng aking paa ay ang lupa o ang sanglibutan. Dito, mga kapatid, ang lahat ng nasa langit, kung mayroon pang ibang Diyos maliban sa Panginoong Hesukristo, yung nakausap ni David, ang upuan niya'y langit, pati yon luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Gayun din naman sa ibabaw ng lupa, nang nangasa ibabaw ng lupa, kung may mga Diyos sa ibabaw ng lupa, lahat ng Diyos na yon yuyuko, luluhod sa ating Panginoong Hesukristo. At nang nangasa ilalim ng lupa, kung merong mga nilalang na may mga tuhod sa ilalim ng lupa, ang lahat ng iyon luluhod sa Panginoong Hesukristo. Na nagpapakilala po lamang na ano, ang Panginoon ay iisa at walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, para ito po, lubos po nating maliwanagan, yayamang ang pinakapunto ng ating paksa ay ang tinatawag na tuhod. Tuhod, oh. Alam natin kung ano ang tuhod. Yan ang pinakasubpungan ng binti at ng hita. Yung hita, yon ang tinatawag na humahawak sa pinakakatawa natin. Para maliwanagan natin ito, itanong natin, ano po baga ang pagpapakahulugan o paliwanag una ng mga tao sa tinatawag na tuhod, yung ni, ayon po sa tinatawag na pagpapaliwanag ng mga pantas na tao. Buksan po muna natin ang paliwanag ng pantas na tao ng mga Webster sa kanilang online Webster Dictionary. Ni, a joint in the middle part of the human legs, that is the articulations between the femur, tibia, and patella. Also, the part of the leg that includes this joint. Na kung liliwanagin po sa Tagalog, ang paliwanag po ng Webster's Online Dictionary, ang tuhod, ito ika ay ang subpungan in the middle part of the human leg na nasa gitna ng tinatawag na wika nga legs ng tao sa Tagalog. Mahirap ibigay yung salitang hindi mo naman pwedeng tawaging feet sapagkat yung feet, paa. Legs! Anong tawag natin sa leg, mga kapatid? Tila wala tayong magagamit na Tagalog dyan. Ngunit, binte. Ngunit, ipinakakahulugan po ito ang subpungan, ito ang humahawak nung tinatawag na femur, tibia, and patella na yan ay mga laman loob nating mga tao, yan nandyan ang mga litid. The part of the legs that include this joint. Ngayon, meron po bang pagpapaliwanag ang Biblia o ang mga banal na kasulatan
tungkol po sa tinatawag na ni. Ito po ang paliwanag. Nito namang mga pantas na mga taong ginamit ng Diyos upang sumulat ng tinatawag na mga banal na kasulatan at ang mga kapaliwanagan ng bawat salita dito. In anatomy, ito po ang King James Version online definition about me. In anatomy, yung tinatawag na anatomy, yun ang siyensya na nag-aaral ng bahagi at mga parte ng katawan ng tao. In anatomy, knee is the articulation of the thigh and the leg bones supporting the whole body. Sa makatwid po baga, ang tinatawag na tuhod, ito ika ang sumusuporta. Ito ang nagbibigay ng tinatawag na pag-iingat ng katawan ng tao para itong tinatawag na malaking bahagi, yung torso, ito po ay maingatan, lalo na nga kung tayo nakatayo, kung wala tayong tuhod at hindi didiretso, mabubuwal tayo, ito po ang sumusuporta sa mabigat na bahagi ng ating katawan. Mga tagapakinig, mga magulang po namin. Kaya naman, ayon po pa rin, sa ating mga pag-aaral, balikan natin ang ating pag-aaral, ito po palang tuhod, ito po pala ay nilalang ng Diyos na bahagi ng ating katawan para magbigay ng pagpapatibay o wika nga, maingatan ang ating pinakamalaking bahagi ng katawan. Sapagkat, kung wala tayong tuhod, lagi tayong nakadiretso. Kung ipagpalagay ninyo na kung wala tayong tuhod, diretso ang katawan natin, mabunggo lang tayo, mahipan tayo ng malakas na hangin, ay giba na ang katawan natin. Pero dahil may tuhod, ang tuhod na ito ika, ang sugpungan ng ibang tinatawag na bahagi na ginawa ng Diyos sa ating katawan para itong malaking bahagi, itong katawan natin, itong itaas, narito ang utak, narito ang mata, narito ang tiyan, narito ang tenga, ito po'y maingatan sapagkat kung walang tuhod, na kung ito hindi magiging flexible, kaya nga sabi sa pagpapaliwanag, this is the articulation, mga kapatid, ito ang nagpapatibay, tumutulong sa katawan para maingatan ang ating mataas na bahagi, lalo na nga ang ating utak. Kung hindi po, kung hindi ito articulated, kung hindi ito natitiklop, eh magigiba tayo, mawawala tayo sa tinatawag na balanse upang maingatan ang mahahalagang bahagi ng ating katawan. Ayon sa mga banal na kasulatan, eto na po, kangino po baga lamang iniuukol o ipinag-uutos ang pagluhod ng lahat ng mga tuhod? Makinig tayo, mga minamahal naming mga kapatid, mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Kanino ipinag-uutos o iniuukol ng Diyos ang pagluluhod ng tuhod? Basahin po natin ang pinagmulan. Unahin po natin ang sinasabi ni Propeta Isaias 45:18. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon, na kanyang itinatag at hindi niya nilikha na sira ng lalangin ng Diyos ang langit, ang lupa at ang lahat ng mga bagay, wala pong nilalang ang Diyos na sira, peke, o wika nga eh, hindi pakikinabangan, hindi niya nilalang na sira, na kanyang inanyuan upang tahanan, upang tahanan, ako ang Panginoon at walang iba maliban sa Kanya. Ipinaliliwanag muna ng Panginoon na siya ang gumawa ng lahat ng mga bagay at nang lalangin niya ang lahat ng mga bagay, walang sira. Lahat ng nilalang ng Diyos ay perpekto. At wika nga sa mga banal na kasulatan, malimit nating mapakinggan, nilalang ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at kanyang nilalang sa kanyang larawan. Ang Diyos ay perpekto.
ang Diyos po ay walang kapintasan, kaya una na nga sa lahat, tayong mga tao, eh nilalang niya na mga perpekto. At habang nakikita natin ang lahat ng mga nilalang ng Diyos, magmula sa langit, sa lupa, sa mga halamanan, sa mga hayupan, sa mga isda sa dagat, ang bawat nakikita natin na nilalang ng Diyos, nakikita natin ang kanyang pag-ibig, nakikita natin ang kanyang katarungan, nakikita natin ang kanyang pinakalarawan, na ang Diyos ay sakdal sa kanyang mga kapangyarihan, sapagkat sa tuwing makikita natin, una na nga ang ating mga sarili, nakikita po natin ang Diyos na pag-ibig. Paano ipinakikilala ng Diyos na siya nga ay pag-ibig sa bawat nilalang na kanyang nilalang? Kunin na nating halimbawa tayong mga tao. Paano ipinakikilala ng Diyos na ang Diyos ay pag-ibig na lumalang sa atin? Nang lalangin po ng Diyos ang lahat ng mga bagay, ang langit, ang lupa, ang bituin, ang araw, lahat po yan, una-una muna nilalang ng Diyos para kanino? Sa mga tao. Hindi po nilalang ang tao para sa araw, para sa buwan, para sa tinatawag na mga bagay na iba pa na nilalang. Ang lahat ng bagay, nilalang ng Diyos para sa ating mga tao. At yan po ay pag-ibig. At nang lalangin nga tayo ng Diyos eh, hindi tayo nilalang na parang kahoy na diretsong diretso. Nakita na ninyo ang ating paksa. Tuhod! Ang tuhod ginawa ng Diyos na natitiklop ito para protektahan ang ating katawan. Sapagkat kung diretso ang ating katawan, mahipan lang tayo ng hangin, babaksak tayo sa lupa o sa bangin, masisira ang ating ulo. Lalabas ang ating utak, mamamatay tayo. Kaya ang ginawa ng Diyos na pag-ibig, binigyan tayo ng tuhod para ingatan ang ating katawan. At ang ating katawan, hindi lamang ginawa na basta katawan. Ano ang ginawa ng Diyos? Nilalang tayo na meron tayong ulo. Ano ang ginawa na ulo? Binigyan tayo ng buhok. Mga kapatid, mga tagapakinig, ano ba yung buhok? Para po tayo, kahit na wala tayong saplot sa katawan, kung malamig ang gabi, meron tayong buhok. At kung umuulan, yung buhok protection. Para hindi lubusang mabasa ang ating pangangatawan, may buhok tayo. Binigyan tayo ng mga mata. Nilagyan ng kilay. Nilagyan ng pilik mata. Para hindi tayo, wika nga, lumakad sa kadiliman, yung pilik mata natin, pangtanggal ng puwing sa ating mga mata. Binigyan tayo ng ilong para maamoy natin ang ating kapaligiran. Binigyan tayo ng bibig para makapagsalita tayo. Binigyan tayo, mga kapatid at mga magulang, ng tinatawag na puso upang matuto tayo ng pag-ibig sa ating Diyos. Higit na nga sa Panginoon Diyos na may-ari sa atin at lumalang sa atin at para maibig natin ang ating mga kapwa-tao. Sa makatwid dito ay pinakikilala muna sa atin ang Diyos. Kung sino po ang nag-uutos na sa pangalan ni Kani Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, nasa lupa at ng nasa ilalim ng lupa, ipinakilala muna niya na siya ay isang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na Diyos ng pag-ibig, Diyos ng katarungan, Diyos ng kapangyarihan, Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. At ang lahat ng nakikita natin nagpapahayag ng pagiging isang makapangyarihang Diyos na sa atin nga po sa araw at oras na ito'y naghahayag ng isang napakagandang aral. Siya ang Panginoon, lumikha ng lahat ng mga bagay, walang iba maliban sa Kanya. At 45:17 ng Isayas. Ngunit, ito po ang tanong natin kanina eh. Kanino lamang ba iniuukol ng Diyos? Nung una po, ang tinatawag na kautusan niya, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. Ito po, 45:17. Ngunit ang Israel, hindi ko na kailangang ulit-ulitin pa sa inyo, ang mga banal na kasulatan po, magmula po sa matandang tipan, magmula sa Genesis, hanggang sa tinatawag na aklat ng maliit na propeta na si Malakias,
Lahat po yan ay para sa mga Israelita. Mga Israelita sa laman. Una-una po, ipinakikilala sa atin sa paksang ito, ipinakilala ng Diyos sa bansa ng Israel na siya lamang ang nararapat paglingkuran at sampalatayanan. Ngunit ang Israel ay ililigtas ng Panginoon ng walang hanggang kaligtasan. Kayo'y hindi mga papahiya o mga lilituman, magpakailanman. 45:17 ng San Juan. Wala pong bansa sa balat ng lupa na iniingatan, minamahal, pinakatatangi ng Diyos kung hindi yung mga Israelita, yung mga Israelita sa laman. Makinig tayo mga kapatid, hindi po sa lahat ng tao. At nung mga kapanahon ng iyon, lahat ng mga Gentile, yung labas ng bansa ng Israel, ay hindi po iniintindi ng Diyos yan. Maniwala kayo sa hindi, ito ang katotohanan. Magbasa kayo ng Biblia, basahin ninyo matandang tipan. Sa mga tuwid, ang Israel talagang hindi pababayaan ng Diyos. At upang ang Israel nga ay manatili sa pagpapala at paglilingkod sa Diyos, nang ilabas sila sa pagkaalipin sa kamay ni Paraon sa Ehipto, na umalipin sa kanila sa loob ng 400 taon, humigit kumulang, kinasangkapan ng Diyos ang lalaking si Moises. At nang mailabas na ni Moises sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay ng Diyos ang mga Israelita, at nang sila nga po nakapaglakbay na ng 40 taon doon sa ilang, at sila po mga kapatid ay lulusong na, pupunta na sa lupain na binubukala ng pulot at ng gata para sila'y makapanatiling pinagpapala, iniingatan at inililigtas ng Diyos. Binigyan sila ng tinatawag na 2 tapyas na bato. Yun ang kanilang konstitusyon noong araw, saligang batas, na doon nga po nakasulat sa 2 tapyas na bato na ang wika ng Exodus, isinulat ng daliri ng Diyos. Exodus Kapitulo 20, Versikulo 1-5, narito ako ang Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa pagkaalipin sa kamay ni Paraon sa Ehipto. Ang unang-unang utos ng Diyos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. At ang ikalawa, huwag kayong gagawa ng anumang anyo. Ito po mga kapatid, huwag kayong gagawa ng anumang anyo o larawan ng nasa langit. Sino ba nasa langit? Una-una, yan ay upuan ng Diyos, yung langit. Sa makatwid ang Diyos, huwag kayong gagawa ng larawan ng anumang nasa langit, nasa ibabaw ng lupa, tayong mga tao, at nang nasa ilalim ng tubig. Napakaliwanag po. Bakit? Ang wika ng Panginoon Diyos, Kapitulo 20, Versikulo 5, sapagkat ako na Panginoon ninyong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, seloso, mapanibughuin. Ayaw ng Diyos na makikitaan kayo na meron kayong ibang larawan o ibang Diyos na dinidiyos ninyo. Kumbaga sa atin sa huling araw na ito, 2016, katulad natin ang mga lalaki, ayaw na ayaw natin yung asawa natin, yung mga minamahal natin, pinakasalan natin, kinilala natin, tinanggap natin bilang bahagi ng ating buhay sa lupa, na asawa hanggang kamatayan. Pagkatapos makikita mo yung misis mo, nahalungkat mo yung wallet, meron palang litrato ng ibang lalaki, mga kapatid at mga magulang. Nagagalit po ang Diyos kung tayong mga tao seloso, lalo na po ang Panginoon Diyos. Sa makatwid dito, ipinakikilala ng Diyos ang kahalagahan ng kanyang pagka-Diyos. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ang ibig ng Diyos, siya lang ang ating didiyosin. Ang ibig ng Panginoon Diyos, siya lang ang ating sasambahin. Siya lamang ang ating paglilingkuran. Siya lamang ang ating luluwalhatayin. At ayaw niya ng larawan. Ayaw ng Diyos ng larawan, sapagkat ano ba ang Diyos? Ang wika ng Apostol Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu. E ano ba ang Espiritu? Walang laman, walang buto, walang anyo, walang larawan. Datapot ang wika pa man din ni Apostol Juan, Kapitulo 4, Versikulo 23.
Dumarating ika ang araw, dumarating ika ang oras, at ito'y hinahanap ng Diyos. Ito ang gusto ng Diyos. Na ano? Nang bawat mananamba sa Kanya, sumamba sa Espiritu, walang larawan, walang anyo, at sa katotohanan. Eh ano ba ang katotohanan? Banalin mo sila sa katotohanan, ang wika ng aklat ni Apostol Juan 17:17, banalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Sasambahin natin ang Diyos, walang larawan, walang estatwa, walang figurine, walang tinatawag na nililok sa kahoy, sa ginto at sa pila. Sapagkat napakaliwanag, kanino ninyo ako itutulad? Wala pong katulad ang Diyos, mga kapatid at mga magulang. Sa mga tuwid, ang dito'y pinag-uukulan ng sabihin sa ating paksa, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nanga sa langit, ng nanga sa lupa, at ng nanga sa ilalim ng tubig. Sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat ng tuhod na ito. Ito po ay para sa mga Israelita. Eh kapatid na Cirilo, eh bakit mo naman pinagsama yung matandang tipan at yung bagong tipan? Nang ito'y basahin mo sa 45:18-17 ng Isaiah, panahon ito ng matandang tipan, humigit ko muna ng mga 600 taon bago nagkatawang tao ang Kristo. Eh wala pa yung Kristo. Pero itong sinasabi mo na paksa, kapitulo 2, versikulo 10, upang sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. Nariyan po ang ating pag-aaral. Eh kaya nga po ito'y binangon ng Diyos eh. Eh 2016 na. Anong nakikita ng Diyos hanggang ngayon? Ang napakaraming mga relihiyon na itinayo ng mga tao, kunin na po natin ang pagano na relihiyon. Halimbawa, yung mga Buddha. Sino ba pinaglilingkuran ng mga Buddhist? O hindi yung tinatawag na si Buddha? O hindi ba nakikita ninyo? Pumunta kayo sa downtown area, yung Chinatown, kahit saan sa buong mundo. Lahat ng bansa sa lupa, merong Chinatown. Pumunta kayo sa mga restaurant, makikita ninyo yung larawan ni Buddha, yung nililok na anyo ni Buddha. Sa bawat bahay nila, merong mga estatwa ni Buddha, gawa ng ginto, gawa ng pilak. Pagkatapos, sinahandugan ng prutas. Nilalagyan din nila ng rosaryo. Akala ba ninyo, pati ang mga Buddhist, may mga rosaryo. At gayon din ang mga Confucius. Kanino nila iniluluhod ang kanilang mga tuhod? Eh di sa mga larawan! Bumaling tayo sa tinatawag na paganong Kristyanismo o Iglesia Apostolika Katolika Romana. Kanino iniluluhod ng tuhod ang mga sarado Katoliko? Kay Birhen Maria, kay Mama Mary, meron pang Padre Pio, meron pang mga Papa sa Roma, meron pang kalunsad, meron pang kung ano-ano. Kaya ito po ay panawagan ng Diyos sa huling araw na ito. Hindi nasusunod ang alin. Ang utos ng Diyos na ano? Upang sa pangalan ni Jesus, hindi pangalan ni Buddha, hindi pangalan ni Confucius, hindi pangalan ng Papa sa Roma, hindi pangalan ng kung sino-sinong mga Birhen, mga Maria, Magdalena, kung ano-ano, Concordia. Mga kapatid, itinuturo sa atin ang Diyos. Sino ang Diyos na nagtuturo? Ang gumawa ng langit, ang gumawa ng lupa, ang gumawa ng ating mga tuhod. Mga kapatid at mga magulang, para ano? Pag iniluluhod natin ang ating tuhod, ano nangyayari? Pati ang ulo natin bumababa, ang katawan natin bumabagsak, nagpapakilala tayo, nagpapakumbaba. Kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng Espiritu at sa pamamagitan ng katotohanan, sasambahin natin ang Diyos na walang larawan, walang anyo. Iluluhod natin ang ating mga tuhod sangayon po sa tinatawag
na ipinakikilala ng ating banal na paksa. Ngayon, ang tanong po natin ay ito. Kapatid na Cirilo, sino ba naman ang Diyos na iyan na nagtuturong sa pangalan ni Jesus iluluhod ang mga tuhod? Buksan po natin ang tinatawag na aklat ng Exodus, Kapitulo 3 at Versikulo 6. Nang pagkakataong tayo po'y narito pa sa matandang tipa, no? Panahon ng Israel. Ito po. 3:6. Bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos. Ito po. Pakinig tayo. Napakinggan natin sa pamamagitan ni Propeta Isaias, walang ibang Diyos. Ako lang ang Diyos. Espiritu, walang naman, walang buto. Pero siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ginawa nga niya ang langit, ginawa ang lupa, ginawa ang buwan, ang bituin, sinalita lang nangyari. E di, makapangyarihan talaga. Ito rin po ang nakipag-usap kay Moses. Dadapa tungkol ang wika ng ating pag-aaral, mga kapatid. Exodus 3:6. Bukod dito'y sinabi ko, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. At si Moses nga ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat siya'y natakot na tumingin sa Diyos. Ito po yung pagkakataon na ang lalaking si Moses, una-una, habang pinapastol niya ang mga tupa ng kanyang biyana na si Jethro, sa kadiliman ng gabi, nakakita siya ng naglalagablab na punong kahoy na hindi natutupok. At ang punong kahoy na ito'y nagsalita, tinawag siya, Moses! Moses, lumapit ka. At pagkatapos nga po ng makalapit na si Moses, pinagsabihan siyang hubarin mo ang iyong tsinelas, ang dakong ito'y banal. Natakot nga po si Moses, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. At pagkatapos ay sinabi ng Panginoon, isusugo kita kay Paraon sa Ehipto para ilabas ko ang aking bayan sa pagkaalipin. Hindi ko nababasahin ang lahat ng kasaysayan, ilang ulit na ninyong napakinggan. Mga kapatid, sasariwain na lamang natin. Ano nga ang wika ng Diyos? Sino? Sino siya? Ito ang tanong natin. Sino pa? Sino ba ang Diyos na ito na naguutos sa lahat ng tao? Maging sa huling araw, iluluhod ika ang pangalan ni Jesus, ay iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, sa lupa, sa ilalim ng tubig sa pangalan ni Jesus. Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang. Dito po, kilalang kilala na natin ngayon. Ito po, pinaglingkuran ni Abraham. Siya po ang tumawag kay Abraham, pinagsabihang iwanan mo na ang iyong bansa ng mga kaldeo, puro mga mananamba sa mga diyos-diyosan niyan. Layasan mo yan, iwan mo, lumakad ka, bibigyan kita ng lupain na binubukala ng pulot at ng gata. Ang wika sa Hebreo Kapitulo 11, mga kapatid, si Abraham sa pagtalima at sa pananampalatayang ang Diyos ang nag-utos sa kanya, lumakad siya na hindi niya nalalaman kung saan siya paroroon. At ang wika ng Panginoon, lumakad ka na sa akin ng matuwid. Pagpapalain kita, palalaguin ko ang iyong lahi. Ang wika ng Panginoon, pagpapalain ko ang iyong binhi. At ito nga po ang siyang ginawa ng Panginoon Diyos. Lumaki, lumawak sa kabila ng katandaan ni Abraham at ni Sarai. Pinagpala ng Diyos ang tinatawag na binhi niya, na alam natin, kilala natin, ito nga ang Israel na pinag-uutusan. Sangayon sa ating paksa, nakilalanin ang nag-iisa na Diyos na buhay ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Walang larawan, walang anyo. Huwag natin siyang papalitan na ito nga po ang ipinag-uutos una-una sa mga Israelita. At ayon nga sa ating Panginoong Hesukristo, Mateo 22:31, kung sino ang Diyos na ito, mga kapatid,
Buksan natin, 22:31. Datapwat tungkol sa pagkabuhay na maguli ng mga patay, hindi ba ganinyo nalalaman, hindi ba ganinyo nabasa ang sinalita sa inyo ng Diyos na nagsasabi? 22:32, ito nga po yung sinabi kay Moses, ako ang Diyos ni Abraham, ako ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ay hindi patay, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Tama ka, Twin? Si Abraham, si Isaac at si Jacob, sa paningin ng Diyos, sila po ang mga buhay. Eh, nung mga kapanahon ng ito'y sinabi, milyon-milyon na rin ang tao sa buong lupa, yung mga kahintilan, na kung liliwanagin lamang ang mga kinikilala ng Diyos para sa Diyos, sila po ay mga buhay sapagkat sinusunod nila ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, na sila ay mga buhay. Sumusunod sa kautusan ng Diyos. Ngunit, ang mga sumasamba sa mga larawan, huwag kayong magagalit. Kayong lahat ng mga hentil, kayo na hindi kumikilala sa Panginoong Jesucristo, hindi sumasamba at lumuluhod sa kanyang pangalan, Kristo Jesus, mga patay kayong lahat sa paningin ng Panginoon. Upang matupad ang sinasabi ng mga banal na kasulatan, ang nangagpapakabuyo sa kasalanan, ay ano ba yung kasalanan na tinutukoy? Pagsamba sa larawan, Diyos-Diyosan. Mga tagapakinig, sila po, bagaman mga buhay, sila ay mga patay. Bukod sa Diyos na napakilala kay Moses, na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, na ipinakikilala rin po ng Panginoong Jesucristo na siya ang Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay, meron po bagang ibang mga Diyos sa sanglibutan? Pakinggan ninyo ang tanong natin, no? Bukod sa Diyos ng mga buhay o Diyos ng Israel na hindi sumasamba sa mga larawan, kung hindi sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, sila'y mga buhay, meron bang ibang mga Diyos? Na mababasa tayo sa mga banal na kasulatan na sila nga po ay mga patay at hindi nakakaluwalhati sa Diyos. Isaiah 45:5, ito, makinig tayo. Ako ang Panginoon at walang iba. Yan, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, Diyos ng Israel. Liban sa akin ay walang Diyos. 45:6, upang kanilang maalaman mula sa sikatan ng araw, magmula po sa east at mula sa kanluran, sa west, na walang iba liban sa akin, ako ang Panginoon at walang iba. Dito ipinakikilala ng Diyos sa pamamagitan ni Isaiah, 45:6, ipinakikilala ng Panginoon Diyos yung tunay na Diyos. Walang laman, walang buto, walang larawan. Diyos ni Abraham, ni Isaac at Jacob, siya ang Panginoon Diyos ng buong mundo. Siyang dapat kilalanin. Siyang dapat luhuran. Siyang dapat, wika nga eh, pagtapatan. Mumbaga maaari ng lahat ng mga tao. At lalo na nga sa mga huling araw na ito. Eh ano nga po baga naman? Ang naipasiya o naipanukala ng Diyos na gawin sa Kanya ng lahat ng mga tao sa buong mundo. Eto, paano pinatutunayan na ang sinasabi ni Isaiah 45:5, ipinakikilala ng Diyos, dapat kilalanin ng lahat ng tao na siya nga ang nag-iisa at buhay na Diyos? Jeremiah 32:27, narito akong Panginoon, ang Diyos, eto po, paano pinakikilalang siya ang Diyos ng mga tao, lahat ng tao, from east to west? Narito ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat na tao. Ano ang ibig ituro dito ng Diyos? Huwag kayong magagalit, mga kapatid. Maraming sa amin nagsasabi, sila man daw ay mga anak ng Diyos. Maari ba naman ika, kahit ba ika kami Katoliko, kahit na kami mga Buddhist, kahit na mga Confucius kami, maski na sino bang tao, o hindi ba tayong lahat ay anak ng Diyos?
Yan po, ito po ang pagkakaunawa ng napakaraming mga tao at hindi ko masisisi ang mga tao naging mga tonto. Huwag kayong magagalit, oh. Alam ba niyo ibig sabihin ng tonto? Mga tanga, mga walang nalalaman. Hindi ko kayo masisisi sapagkat yung mga reliyon ninyo ang itinuturo sa inyo, just believe in Christ, just believe there is a God. Kahit saan kang reliyon naroon, ang pangalan ika ng iglesia, hindi mahalaga. Ang reliyon ika, hindi mahalaga. So long as you believe in God, you will be saved. Meron ba naman ika na Diyos? Nilalang niya ang tao sa kanyang larawan, pagkatapos ay itatapon niya sa impyerno? Eh, ito po ang kalakaran ngayon eh. Ito ang nangyayari ngayon. Ito po ang katotohanan. Kaya katakot-takot ang reliyon, katakot-takot ang iglesia. Huwag naman kayong magagalit sa akin. Lahat yan ay komersyo, lahat yan negosyo, lahat yan chalati yan. Mga kapatid at mga magulang, mag-isip-isip kayo. Huwag kayong maging tonto, huwag tayong maging mga tanga. Huwag tayong maging alipin ng sino man tao. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong maging alipin ng sino man. Magpaalipin tayo doon sa tunay na may-ari sa atin. Eh, ba't kayo magpapabusabos sa mga taong nagtayo ng mga relihiyon ninyong nagsasabing, just believe in Christ, just believe in God. Hindi ka mahalaga yung mga relihiyon, hindi mahalaga ang mga iglesia. Ang importante, ikaw ay anak ng Diyos. Kumilala ka lang na may Diyos, ligtas ka. Nagkakamali po kayo. Sa Aklat ng Kawikaan, sa kanyang 14:12, may daan na tila matuwid sa tao. Ang dulo, mga daan ng kamatayan, impyerno. Magbasa kayo. Mateo 7:21, Panginoong Hesukristo mismo nagsasabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Sila lamang sumusunod sa utos ng Ama na nasa langit. O ano pa hahanapin ninyo? Mag-aaral na kayo. Ang wika ng ating mga pag-aaral, ang wika ng Panginoon, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat na tao. Ang ibig sabihin, lahat ng tao, kontrolado ng Diyos. May kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng mga tao, pero ang mga tao, hindi lahat ng tao na nilalang ng Diyos sa kanyang larawan, mga kapatid, kontrolado nila ang Diyos. Hindi po. Hindi nila mauutusan ang Diyos. Kaya nga kami nagtatawa. Pag-araw ng Linggo, manonood kami dyan sa mga nangangaral sa luneta. Berding-berde ang damit ng nangangaral. Nagtitinda ng payong at ng panyo. Pumunta tayo sa luneta, isulat ninyo sa panyo. Bumili kayo ng panyo at payong sa amin, isulat ninyo yung kahilingan ninyo. Gusto nyo magandang babae? Gusto nyo apartment? Gusto nyo swimming pool? Mananalangin tayo sa luneta. Pagsigaw ko ng hallelujah, amen. Buksan ninyo yung payong, iharap ninyo sa itaas, ipasok ninyo yung panyo. Pag uwi nyo ng bahay, isipin ninyo, tinanggap na ninyo ang hiniling nyo kay Brother Jesse. Mga salbahe kayo, mga tampalasan kayo, ginagawa ninyong gago, uto-uto, utusan ang Diyos. Ako'y Diyos ng lahat ng tao, pero hindi ang lahat ng tao dumidiyo sa Kanya. Ang ibig lang sabihin, mga kapatid at mga magulang. At sa Isaiah paman din 45:23, ako'y sumumpa sa aking sarili, ang salita'y nakabitiw sa aking bibig, sa katwiran, at hindi nababalik. Na sa akin, eto na. Ito ay utos ng Diyos. At sa akin, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, luluhod ang bawat tuhod at bawat dila ay susumpa. 45:24 ng Isaiah, sa Panginoon lamang, sasabihin ng isa ang tungkol sa akin, ang katwiran at kalakasan. Ayan, ay ibig sabihin, sa Panginoon lamang, sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, sasabihin ng lahat ng pagpupuri, ang mga pagluwalhati, ayon sa sinasabi ni Propeta David, mga kapatid, sa iyong kapurihan, sa iyong kaluwalhatian, sa iyong wika nga, ang kayumanan, ang ginto, ang pilak, ang lahat ng bagay sa iyo. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian. Ang wika ng Panginoon Diyos, sumumpa ako, bumitiw sa aking dila, na sinasabi niya, sa akin, iluluhod ang bawat tuhod. Sa makatwid,
panahon pa ng matandang tipan, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, nag-uutos na, na ano? Ang lahat ng tao, mga kapatid, luluhod sa ating Panginoon lamang. Eh bakit nga nagkaroon pa ng Kristo Jesus? Ayan, yan ang magandang tanong. Eh kung sasabihin nga po lamang na D-E-O-S Diyos, halimbawa sinabi ng Diyos, sa akin lamang kayo lunod. Huh? D-E-O-S Diyos, sa Diyos, eh napakaraming Diyos eh. Napakarami nga pong Diyos. Bukod po sa tunay na Diyos, ni Abraham, ni Isaac, gumawa ng mga Diyos-Diyosan. At ito nga po ang siyang sanhi, siyang naging dahilan ng kapanahunan ng mga hari, nang pinagpala na ng Diyos ang mga Israelita, mga kapatid, kanilang iniliko ang matuwid na landas ng Panginoon na sasambahin lamang siya sa walang larawan, walang anyo sa Diyos na Espiritu na lumalang ng langit at ng lupa sa, eto po ha, sa Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ng Israel! E ang ginawa naman ng mga tao, una-una yung mga hintil, gumawa sila ng larawan nila. Gumawa sila ng mga baal. Gumawa sila ng mga larawan ng reyna ng langit. Kamukha sa sinasabi sa Jeremias, 7:14 hanggang 19, basahin naman ninyo mga kaibigan namin. Yan ang ginagawa ng simbahang Katoliko. Yan ang minana ng mga Protestante. Kaya yung mga Protestante, may mga krus, may Birhen Maria, nagbibinyag din ng bata, mga anak sila ng simbahang Katoliko. Tandaan niya, maski yung Anglican Church sa Inglaterra, Katoliko rin niya. Binago lang ang pangalan dahil naman sa kagagawa nitong Henry VIII na ibig niyang diborsuhin yung kanyang asawa. Ayaw siyang pahintulutan ng Papa sa Roma. Ang ginawa nitong tinatawag na mga hari sa tinatawag na Inglaterra, humiwalay tayo, magtayo tayo ng sarili. Iglesia, wika nga ng mga Ingles, English Church. Yun ang tinatawag ngayon na kanilang kinaroroonan na nasa pamumuno ng kanilang mga hari at ng kanilang mga reyna. Mga kapatid, sila pa ay mga mananamba sa mga larawan. Hindi nila iniluhod ang kanilang tuhod sa Diyos na gumawa ng langit, ng lupa, sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng mga propeta. Eh bakit nga nasangkot ang pangalan ni Kristo Jesus? Yan ang magandang tanong. Ang wika ng propetang si Samuel, 14:14, sapagkat tayo'y mamamatay na walang pagsala, na gaya ng tubig, na kapag nabuhos sa lupa'y hindi na maibabalik pang muli, ang Diyos ay humanap ng paraan upang siya na itinapon. Sino ba itinapon? Eh di yung mga Israelita. Hindi pa tayo kasama roon, tayong mga hentil. Ang pinagtutuunan ng hula ni Propeta Samuel 14:14, tayo mga Israelita, mamamatay! Eh ano bang kabayaran ng kamatayan dahil sa pagsamba sa mga larawan? Dagat-dagat ang nagniningas na apoy at asupre, Apokalipsis 21:8, sa mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Ayan. Impyerno, kamatayan, walang katapusan. Pero, humanap ang Diyos ng paraan upang tayo na itinapon na tulad sa tubig na hindi na mababawi pang muli. Huwag manatili sa pagkatapon. Na kung liliwanagin, ang Diyos na pag-ibig, humanap ng paraan para ang mga Israelita ay huwag manatiling tapon sa Kanya hanggang sa impyerno. Humanap ng paraan. Eh ano ang paraan na ginawa? Ano po ang paraan na ginawa ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid at mga magulang? Ang Apostol Juan ang nagpapatunay. Nang sabihin niya sa kanyang unang aklat, Kapitulo 1, Versikulo 1, yung aming nakita, yung aming nahipo, yung nasaksihan ng aming mga mata,
yung nakasama namin. Talaga bang nakasama ni Apostol Juan? Ang Panginoong Hesukristo. Ito ang ibinabalita namin sa inyo. Unang Juan, uno-uno. Mga kapatid, ano ba ang ginawa ng Panginoong Hesukristo para makita sila? Para magkita sila? Para makasama nila ang Panginoon ng tatlong taon at mangaral ng Ebanghelyo? Uno-uno rin ang Juan. Uno-uno hanggang 5 at 14. Nang pasimula ay ang berbo. Ano ba ang tinatawag na berbo? Salita? Mga kapatid, ano ba yung sinalita? Balikan ninyo ang ikalawang Samuel 14:14. Humanap ng paraan. Yun ang salita ng Diyos. Para magkaroon tayo ng katubusan at kaligtasan. San Juan 1:1, nang pasimula yung berbo, yung hinula ng Diyos, sinalita niya, aking sinalita, aking papangyayarihin, aking sinalita, akin namang gagawin, 46:11, ng Isaias, yung salita. Nagkatawang tao ang salita, nagkatawang tao ang berbo. Ano ba yung berbo na yon? Siya ang gumawa ng lahat ng mga bagay. At anuman sa mga ginawa, hindi nagawa kung wala siya. Nasa kanya, nasa berbo, nasa salita, nasa kanyang buhay. Ang buhay, ang ilaw ng sanglibutan. Ano ang ginawa ng buhay? O ano ang ginawa ng berbo? 1:14 ni San Juan din, nagkatawang tao ang berbo. Bakit sinasabing nagkatawang tao ang berbo? Balikan ninyo sa San Juan 4:24. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya nagkatawang tao, siya ay Espiritu. Paano siya makakasama? Paano siya makikita kung hindi magkakatawang tao? Nagkatawang tao ang Diyos. Hindi ba pwedeng gawin ng Diyos na magkatawang tao? Yung mga iglesia ni Manalo, sinipa ninyo ang Kristo, ginawa ninyo tao. O hindi, walang klase. Anong klaseng Panginoon at Diyos siya? Sabagay, hindi naman ninyo dinidiyos si Kristo. Mas Diyos ninyo yung mga obispong matagal ng patan kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit sinabi nagkatawang tao? Hindi tao! Espiritu! Ngayon, nang magkatawang tao, natanggal na ba ang kanyang pagka-Diyos? Buksan ninyo unang Juan 5:20. Isinugo niya ang kanyang anak, si Kristo Jesus. Ito ang tunay na Diyos, ang buhay na walang hanggan. Ngayon, paano mo tatanggalin sa Panginoong Hesukristo na siya ang buhay na walang hanggan? Magunos dili kayo, mga iglesia ni Manalo, kayong mga iglesia na maitineo ng mga tao, kayong nagsasabing si Kristo, mga kapatid, ay taong-tao lang, si Kristo, tao na, Diyos pa, mga Katoliko, parang bakla ang Panginoong Hesukristo sa inyo, sinipa ninyo, pinalitan ninyo ng Papa sa Roma, Vicarius Filii Dei, maghunos dili kayo! Mga anti-Christ kayo, mga anti-Kristo kayo, bakit nyo papatayin? Bakit nyo sisipain? Bakit nyo papalitan? Namatay ba ang Panginoong Hesukristo? Mateo 28:20, habang ipinapanik sa langit ang Panginoon sa bundok ng mga olibo, pinagsabihan niya ang mga apostol, magsihayo kayo, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo, ang sumasampalataya sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, Espiritu Santo, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan ang ayaw sumampalataya at ayaw magpabautismo, parurusahan saan? Sa impyerno? Ano ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Naririto. 28:20, ako, si Kristo, sasa inyo, palagi, forever, hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Mga kapatid at mga magulang, kaya nga nagkatawang tao eh, para makilala mo nga ang Panginoong Hesukristo na ano nga ipinag-uutos ng Diyos, panahon pa ng matandang tipan, panahon pa ni Moses ng bansa ng Israel, maging kapanahunan ng mga hari,
Sinabi na kay Jeremias, sinabi na kay Isaias, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, walang imposible sa akin. At sinabi, walang iba maliban sa akin. At pinatunayan ni Isaias 45:5, sa akin iluluhod ang lahat ng tahod ng nasa langit, nasa lupa, na nasa ilalim ng tubig. Kaya nga nang magkatawan tao ng Panginoong Jesucristo, sangayon sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 9-10, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip, ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na bagaman siya nasa anyo ng Diyos o kalagayan ng Diyos, hindi niya inaring nararapat pananan ang pagkapantay niya sa Diyos. Hinubad niya ito. Merong hinubad. Alin niya? Hinubad yung kanyang pagiging makapangyarihang Diyos. Na kung liliwanagin lamang, mga kapatid, ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa, ng kanyang ipanukalang gumawa ng paraan para iligtas ang kanyang sariling bayan na Israel, hindi niya inalintana yung kanyang pagiging Diyos, siya mismo nagpakumbaba. Sipin niya, ang Panginoong Diyos nagpakumbaba, hinubad ang pagka-Diyos. Ginamit nga ang tinatawag na isang birhen para ipanganak siya. Si Birhen Maria. Kaya nga ang pangalang ipanganak ni Maria, 9:6 ng Isaias, kamangha-mangha, walang hanggang ama, pang-ulo ng kapayapaan. At sa ibang talata, Emmanuel, kung liliwanagin sumasa atin ang Diyos, hinuwan ang pagka-Diyos, nag-anyo ng isang anak, ng isang babaeng maralita na si Maria, na ang asawa'y kalpintero na si Jose, na kalpintero, sumunod sa tinatawag na ipinag-uutos ng Diyos, oo, hanggang kamatayan sa krus, kaya naman siya'y binigyan ng pangalan. Eto na, nana, Jesus, upang sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod, ng nasa langit, nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. Eto po, ang nais ng Diyos, mga tagapakinig po namin. Tayong mga tao, naloko tayo, nalinlang. At kahabag-habag hanggang ngayon, 2016 na, pinalago na ng Diyos ang karunungan. Daniel 12:4. Daniel! Tatakan mo na ang aklat, isarado mo na. Sa huling panahon, ang karunungan tatakbo ng paroot pa rito, lalago ang karunungan. Bakit pinalago ng Diyos ang karunungan? Bakit ngayon meron tayong Facebook, meron tayong internet, meron tayong iPad, pati ang mga cellphone? Makakarinig na tayo ng dinatawag na katotohanan. Libre, walang bayad, walang tong, walang ikapo, walang sapilitang abuluyan. Kung gusto niyo tumulong, tumulong kayo. 9:7 ng ikalawang Korinto, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Pero ang pinakamahalaga, mapakinggan ninyo ang katotohanan ito na kailangan huwag kayong lumuhod kay Maria, huwag kayong lumuhod sa Papa sa Roma, huwag kayong lumuhod kay Buddha, huwag kayong lumuhod kay Confucius, huwag kayong lumuhod sa kanino mang tao. Buhay man, patay man, banal man, makasalanan man, ang lahat ng mga bagay na yan, kinamumuhian ng Diyos. Ang ibig ng Diyos, luluhod lamang tayo sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng bansa ng Israel, mga kapatid at mga magulang, walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo na nagkatawan tao. Ito po ang itinuturo sa atin ng Diyos. Mamamatay kami, mawawala kami sa sanglibutan ito. Datapwat ang mga araling ito, mananatili na aalingaw-ngaw sa inyong mga puso at isipan. Mananatili ito habang buhay sa pamamagitan ng karunungang pinalago ng Diyos.
sasaliksikin na lamang ninyo una-una sa banal na kasulatan. 34:16 ng Isaias. Inyong saliksikin sa mga banal na kasulatan. Isa man ay hindi mga ngailangan ng kanyang kasama. Isa man ay hindi magkukula. Iniutos ng aking bibig, pinisa ng kanyang espiritu sa mga banal na kasulatan. Magmula matandang tipan hanggang sa bagong tipan. Tunay ba yan? San Juan Kapitulo 5, versikulo 39. Pinatunayan ng Panginoong Yesus, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Nang isulat ito ni Apostol Juan, wala pa ang tinatawag na bagong tipan. Mga kapatid, napasulat ang bagong tipan mga ilang kapanahonan pa bago ito na pagsama-sama at naisulat ng mga apostol, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga eskriba. Pero sinabi na ng Panginoong Jesucristo, humigit ko muna ang anyo 30 hanggang 33, inyong basahin ang mga kasulatan, ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo, yung matandang tipan. Naiintindihan ba ninyo? Walang nagtuturo nito sa inyo. Basahin ninyo ang mga kasulatan. Kaya nga, nangangating Panginoong Jesucristo, nawalay sa Israel sa loob ng 12 taon sapagkat pinag-uusig ni Herodes ipapatay ang lahat ng batang lalaki. Mga kapatid, ipinag-utos ng Diyos kay Jose at kay Maria, dalhin ninyo ang bata sa Ehipto. At pagkatapos ng 12 taon, tinawagan uli sila ng pansin sa Ehipto at sinabi kay Maria at kay Jose, bumalik na kayo sa Israel. Patay na ang mga nagsisihusig sa bata. At nang pagkakataon nga ngayon, nang nasa Jerusalem na sila, nawala ang batang si Jesus. Pagkatapos po ng hanap-hanapin at hindi matagpuan, may nagsabi na roon sa templo, nangangaral ng Ebanghelyo. Mga kapatid, ano ang dala ng ating Panginoong Jesucristo? Yung scroll, yung aklat ni Isaias na nagpapatotoo tungkol sa kanya. Ito ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, basahin ninyo ang mga kasulatan, yung scroll, yung matandang tipan, wala pang bagong tipan noon. Naiintindihan ba ninyo? Ano ang sabi ng Panginoon? Inaakala ninyo na sa matandang tipan, sa kasulatan, merong kayong buhay na walang hanggan. Bakit? Ito ang magpapatunay sa inyo tungkol sa akin. Tunay ba yan? Deuteronomio, buksan ninyo. Kayo sa bahay-bahay, basahin ninyo. 18:5-18. Tunay na sinalita ng Diyos kay Moses na sinasabi, sabihin mo sa Israel, ako'y magtatayo ng isang propeta na katulad mo sa gitna nila. Ayan, hula. 2,000 taon halos bago nagkatawang taong Kristo. 1,000 taon. Sabihin mo, Moses, magtatayo ako ng isang propeta, isang lalaki na kagaya mo. At ano sinasabi ng Diyos? Pagdating niya, sa kanya, na sila ang mga Israelita, makikinig. E ano nga ang ginawa ng bansa ng Israel? Tinanggap ba ang Kristo? Mga kapatid, pakawalan si Barabas. Ipako sa krus ang Kristo. Alam natin ang sumunod na nangyari. Tuluyan ang nawala ang paglingap ng Diyos sa bansa ng Israel, ibinaling na sa mga Hentil, Osayas 2:23. Ako'y magtatayo ang wika ng Diyos sa kanila ng isang bayan. Tatawagin ko sila na aking mga anak. Sa mga Hentil, sila naman tatawagin ako, ikaw ang aming Diyos. Alin nga yan? Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Tinutularan na lamang natin na mga Pilipino. Unang Tesalonica 2:14, sapagkat kayo mga kapatid ay nagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Hudiya. Bakit sa Hudiya? Sa Jerusalem ng Hudiya, itinayo ang iglesia ng Diyos. Binayaran ng sariling dugo ng Diyos, aklat ng mga gawa 20:28, sino may-ari? Kay Kristo Jesus.
Eh bakit tinutularan na lamang namin sa huling araw ngayon? Hindi na po tayo pwedeng magtayo ng nakatayo na. Kaya pagka may nagtatanong sa akin, Mr. Gonzales, what religion do you belong? Church of God. Church of God? Is that new? Isipin ninyo ang, isipin ninyo ang misteryo, ang kaluwalhatian ng Diyos. Pag binabanggit ko Church of God in Christ Jesus, bago ba yan? Bago? Natutupad sa kanila ang sinabi sa Marcos 4:11 hanggang 12. Ang wika ng Panginoong Jesucristo sa mga apostol, sa inyo ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng langit, sa mga Katoliko, sa mga Protestante, sa mga Hentil, sa mga Buddhist, sa mga Confucius, na sumasamba sa mga larawan, sa iba't ibang reliyon, sa mga iglesia ng tao, ginagawa sa talinghaga. Para mabasa nila, hindi nila maintindihan. Mapakinggan nila, sinabi ko na, Church of God in Christ Jesus. What is that? Is that a new church? Nakalihim po sa hiwaga. At malibang ipaliwanag sa tao ng Diyos, sumigaw man kami ng sumigaw araw-araw sa mga tenga ninyo. Kung hindi kayo tinatawag ng Diyos, sorry na lang sa inyong kaluluwa. Para maganap ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, sino man hindi makakalapit sa akin, malibang ilapit ng Ama. Sino man hindi makakaparoon sa Ama, malibang dalhin ko siya sa Ama. Bakit? Diyos 30 ng San Juan. Ako at ang Ama ay isa. Kaya kung hindi nyo maintindihan, hindi nyo maunawaan, manalangin kayo, humingi kayo ng kahabagan. Baka may sakit ang kaluluwa ninyo, kaya hanggang ngayon, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi nyo matanggap, hindi nyo maunawaan, mga kapatid. Baka hanggang ngayon, lumuluhod pa kayo kay Mama Mary ninyo, kay Santo ninyo. Ano ba magagawa ng mga larawan na yan? Gawin mo man pilak yan. Gawin mo man diamante yan. Gawin mo man purong ginto yan. Basahin ninyo, awit, 115:4-9. Ang mga Diyos nila, nililok ng kamay, ginto, pila, kahoy, may mata, hindi makakita. May ilong, hindi makaamoy. Tenga, hindi makarinig. May bibig, hindi makapagsalta. May kamay at paa, hindi makapagligtas. Ayan. Yan ang tinatawagan ninyo. Yan ang niluluhuran ninyo. Mga kapatid, ito nawa ang ipagpala. Nawa, tawagin kayo ng Diyos na nakikinig. Upang sa pangalan ng Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng bansa ng Israel ng kanilang kapanahon ang sumasamba pa sa tunay na Diyos. At sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na nagkatawan tao, dito tayo lahat luluhod. At kung tayo ay susunod sa utos na ito, ililigtas tayo ng Diyos, pagpapalain, sasamahan, gagabayan. Siya isa sa ating parati magpakayi kailanman. Ito na ko ay pagpala. Ibasbas sa atin ang Diyos magmula ngayon at magpakayi kailanman. Amen. Muli tayong maghahandog na isang maiklit may espiritong awitin. 63 sa atin pong mga himnaryo. Ikatatlong estropa po lamang at pagkatapos po. At koro. Ikatatlong estropa at koro po lamang at pagkatapos ititiklop natin ang ating mga tuhod. Tatayo tayo mga kapatid. 63. Sa bahay ng Diyos, Diyos na aking Ama, titipunin kanya mga tupa upang sa Jesus mapasama lahat ng sumasampalataya. Malapit na ang panahon, darating ang Panginoon, kaya't manampalataya ngayon nang hindi magtamo ng linggatong
dakilang Panginoon po namin Diyos. Maraming maraming salamat po sa iyo. Sa mga aral na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay, ipinakain mo po at ipinainom na muli sa aming mga kaluluwa. Ama, tunay po na ikaw ang nag-iisa at buhay na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel, pinagtapatan, pinaglingkuran ka rin po ng aming mga minamahal na mga magulang. Maraming maraming salamat, Panginoon, pinuspos mo po kami ng Espiritu. Salamat po, ipinaunawa mo sa amin ang iyong banal na pangalan na siya lamang dapat sambahin, paglingkuran. Kumbaga maaari hindi lamang namin sa loob ng iyong banal na iglesia, kung hindi gayon din po ng lahat ng mga tao na kung iyo pong loloobin, tatawagin mo rin po, Panginoon, at ilalagay sa iyong banal na iglesia. Ama naming Diyos, sa umagang ito, bago kami lubos na maghiwa-hiwalay, kung may nasisilip ka pa po sa amin ng mga kapintasan, sari-saring karumihan at mga kasalanan, hayag sa iyo ang lahat ng mga bagay, Ama. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming nagawang mga kasalanan. Ipahintulod mo pong patuloy din naming maipanalangin sa iyo lahat po ng amin mga minamahal sa buhay, amin-aming mga anak, mga manugang mga apo. Dagabayan mo rin po sana silang lahat at patnubayan. Gayun din po ang lahat ng aming mga kaibigan at mga kapatiran at ang kani-kanilang sariling mga sangbahayan. Na bago po kami maghiwa-hiwalay, Ama, ibasbas at i-bendisyon mo po sa amin kung iyong loloobin sa iyong banal na kaharian sa langit na daragdagan pa kami ng maraming mga araw. Iingatan mo po kaming lahat at papatnubayan. Ilalayo mo po sa lahat ng mga nangakaumang nakapanganiban sa mga masasamang tao ng sanglibutan. Sa kamay ng hostisya, maging sa mabibigat na mga karamdaman, at patuloy mo rin po nawang buksan sa aming lahat ang mga magagandang pintuan ng mga kapalaran. Aban Diyos, maraming maraming salamat sa iyo. Ang lahat po ng ito'y sinasampalataya na namin, diringgin mo po sa langit, iyo pong gagawin. Ibabasbas at ibebendisyon sa aming lahat sa pangalan mong Kristo Jesus ngayon at magpakailanman. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mo. Buhay at lakas, dalangin namin sana'y maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos na gumagabay sa basa amin. Panginoon, muli sa hapong ito, Panginoon, kami po yung naliklod sa iyong hanapan at kami po yung nakinig niyo pong mga aral. Kaya po, Ama, kami nagpapasalamat sa mga aral na ito at sa lahat niyong makabutihan sa bawat sa amin. Tagapin niyo po sa iyong hanapan ang mga salaping amin na pagkayanan. Ito po yung magamit po na inyong kapangasiwaan, makadugurin po sa lahat ng mga tao na ngailangan. Higit sa lahat, Ama, sana po ang mga salaping ito yung kasangkapan sa pagkasag niyong mga aral sa ibabaw ng sanlibutan.
Amin lang pong sinasampay ng sa iyo na sana huwag niyo huwag sa aming sasawaan at sa mga susunod na mabuhay. Makita niyo po kami ng nakitang lingkod at umaawit pa po ng mga may kasiglahan. Amen! Laki pa na lang ang panalangin ang lalaking tagoy niyo po sa amin upang maghating niyo pong mga banal na maaral sa araw na ito. Panginoon, bibigyan niyo po siya ng mga kalakasan at mga katalinuhan mula pa po sa ipang banal na kaitaasan. Panginoon, muli sa hapon tayo magkakulay kayo mga kapatid. Abis sa amin tutungo sa kaligalamang tahanan. Ang iba naman itutungo sa kanilang paghanabuhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang lahat ng aming mga patutunguhan na ligtas, lahat ng mga kapindakanan. Amen! Panginoon, marami kami mga kahilama, darapat kami maasa na ang mga ito idadagin niyo sa amin. Kaya po ang mga bagay, magalap namin hiling sa dakilapalan, Diyos Kristo Jesus na aming Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen! Amen! Amay O tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu, ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga mag-aanak, mga magkakaibigan at mga magkakapatid. Sa atin higit na nga sa banal na umagang ito, paabuti ng Diyos hanggang sa gagawin nating mga paglalakbay sa araw-araw sa paghanap ng ikabubuhay sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan at sa buong kalaganapa ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, gayon din sa lahat ng ating mga kaibigan magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ako kay Jesus ang hawak sa aking kahinaan. Si Jesus ang pag-asa ating bulan. Wala nang ibang alam dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hahawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y hahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hahawak kay Jesus, hindi hiwalay ang kamay ni Jesus aalalay.